Katulad rin ng ibang mga bayan o probinsya sa buong Pilipinas, ang bayan ng Hulusulu ay mayroon ring kwentong gustong ipaalam sa buong mundo. Mga kwentong naisantabi dahil sa mga kaguluhang naging sentro ng balita sa pambansa at pandaigdigang media. Katumbas sa mga masasamang kwentong lumalabas sa pahayagan, ang kalungkutan at takot ng mga residente na may pagmalaki ang kagandahang nakatago sa kanilang bayan. Ang probinsya ng Sulu ay matatagpuan sa pagitan o gitnang pulo ng Basilan at Tawi-Tawi. Ito ay binubuo ng 19 na munisipyo at mayroong kalupaang lawak na mahigit 167,000 hektarya. Ayon sa census taong 2010, ay mayroon ng mahigit 711,000 kataong naninirahan sa probinsya. Ang pangunahing tribo ay mga Taosug, kung saan kinilala bilang People of the Sea Current, mga taong naninirahan at nabubuhay sa tulong ng karagatan. Tahimik at mayroon ding simpleng pamumuhay ang mga residente ng Sulu. Mayroong hanap buhay, mayroong komunidad, mayroong pamilihan, mayroong paaralan, mayroong gobyerno at mayroon ding pangarap na magkaroon ng matiwasay at maunlad na pamumuhay. Hindi kaila sa pananaw ng mga taga rito ang imahe na daladala ng kanilang probinsya. Ang mga bakbakan at magulong engkwentro sa pagitan ng militar at rebelde sa minsang di malamang dahilan. Simpleng pamumuhay ang kanilang simpleng pangarap para sa kanilang bayan at sa kanilang pamilya. Ang mapakain ng 3 beses ang kanilang mga anak at kanilang mga mahal sa buhay. Ating daan dito ang mahirap. Anapuhay namin ang mahirap papuntang bayan. Pangayon na siminto na lang mabuti ng pakiramdam namin. Si Hasan Zalimbasa ay 30 taon nang nagmamaneho ng kwai-kwai o pedicab sa bayan ng Hulu. Mayroon siyang asawa at mga anak. Dito niya kinukuha ang pang-araw-araw nilang pagtuskos o sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa halagang 100 sa panahong hindi paayos ang kalsada, ang araw-araw niyang kinikita ay pinagkakasya sa kanyang mahigit 7 miyembro ng kanyang pamilya. Nakabilad sa init ng araw, pinipilit ang paulit-ulit na padyak sa lubak-lubak na kalsada at tinitiis ang di maiwasang mga pamumuna at galit ng kanyang mga pasahero dahil sa mabatong daan. Ang karamihan minsan magbaba na. Na hindi na kami napasahiyan. Pero ganito, napilmi na. Hindi na silang babawa. Sa tuwing umuulan, binabagtas niya ang maputik at mabatong daan para lang kumita. Pakumbabang ginagawa niya ito sa 30 taon para sa kanyang pamilya. Ang tagal ko na dito mga 30 years na. Una, baha dito. Ngayon, wala nang baha. Simula sa nasiminto itong daan. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay at kawalan ng matinong trabaho at pagkakakitaan, napilitang mag-ibang bansa si Sherhan Taplani. Siya ay naging vendor at naging construction worker sa isang korporasyon sa bansang Malaysia. Sa kaunting kita ay tiniis niya ito para mapaaral lamang niya ang kanyang kapatid at mabigyan ng araw-araw na pangkain ang kanyang magulang. Hindi mawari ni Sherhan Taplani ang hirap ng kanyang pinagdaanan sa kamay ng mga dayuhan para lang sa kanyang pamilya. Bukas sa kamalayan ng ating gobyerno ang ganitong mga problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan. Hindi naging bulag at bingi ang reformadong administrasyon ng autonomous region sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kung kaya't, sa tulong at tiwala ng gobyernong nasyonal sa reformadong rehiyon ng ARMM, ang probinsya ng Sulu ay hinandugan at pinagkatiwala ang bigyan ng mahigit 2 bilyong pondo upang magsagawa at mangasiwa sa mga pangunahing infrastrukturang kailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang munisipyo at barangay ng Sulu. Sa loob lamang na mahigit 3 taong paninilbihan ng reformadong gobyerno, ang probinsya ng Sulu ay mayroon ng mahigit 120 kilometrong bagong kalsada sa 19 na munisipyo ng probinsya na may halagang mahigit 3,800,000 pisong pondo. Kung babasihin natin dito sa circumference, may start from Hulo, Indanan, and then Parang, Maimbong, Talipaw, and then Panglimestino. With that circumference road, connectivity po yan. Isa pa doon sa nakita natin sa mga project natin from Serantes, Moore Avenue Road,
Dandan Road, and then Busbus, Diarulas, Miserantes. Yan po ay ginawa natin dahil din sa what do we call this climate change. Kaya sabi nila dito, tinapalan, which is not true. Ang ginawa natin, cracking sheet para stable yung concrete natin. Mayroon rin itong 31 pantalan kung saan matatagpuan sa Haji Panglima Tahil, Polo, Patikul, Kalingan Kaluwang, Tapul, Luok at Omar. Sumatotal, ang proyektong alokasyon para sa pantalan ay may pondong mahigit 379 milyong piso kung saan ang mga pantalan na ito ay magsisilbing matibay na daungan ng ating mga kababayang mangingisda. Namuhunan rin ang gobyerno upang isagawa ang 49 proyektong sistemadong patubig o water system sa probinsya. Pinondohan ito ng mahigit 517 milyong piso. Matatagpuan ang mga proyektong ito sa bulumbunduking bahagi ng Sulu, kung saan ang mga munisipyo roon ay higit na nangangailangan. Sobra talagang hiram. Hindi nila kaya yung demand ng tubig ng mga tao. That's why naisipan ng ating mabutihing regional governor and then Secretary Sadayin na to augment this operation because umaangal na yung tao, walang tubig, kahit umuulan, walang tubig supplies. Kaya ginawa itong Lati Water Tank. Sa Lati Water System, kung saan itong 1,000 cubic meter na reservoir natin ang magsusupply ng tubig sa ating mga kababayan dito sa Holo. Isang pipe na maliit na pipe, ito yung papunta dito na magbibigay ng tubig na 1,000 cubic meters, no? At itong mas malaki, ito naman yung para sa pag-distribute para sa mga kababayan natin dito sa Holo. Yung spring development natin diyan sa Kiram, medyo mahina, kaya gumawa tayo dito based doon sa study ng Woodford with the former Secretary Emer Sadayin, hindi pinuloy na lang yung Secretary doon. Nakita niya, ito ang pinakamaganda na para hindi maswerte ng loob. Dagdag pa sa mga mahalagang isinasagong infrastruktura, ang 3 pangunahing mga tulay sa Sulu na magdurugtong sa mga bayan ng Indanan, Maimbong, Talipaw, Panglima Estino, Siet Tayungan, at Camp Address, kung saan nagsisilbing borders ng mga nasabing munisipyo at nagbibigay daan sa mabilis na pagluwas at pag-angkat ng produkto ng mga negosyante at konsumidores. Sumatotal, ang mga proyektong tulay na ito ay may halagang 58 milyong piso. 15 pangunahing drenahe o paagusan ng tubig ang isa sa mga prioridad na proyekto ng DPWH sa unang distrito ng Sulu. Karamihan dito sa lugar na ito, underwater, so nakastilt yung bahay dyan at dati dyan may mga swimming pool at waterfalls. So hanggang ngayon, ito yung dinadaanan ng tubig dito sa Holo. Kaya yung Department of Public Works Arm ay gumawa ng malaking drainage. Ito nga, gagawa tayo ng malaking drainage para makonect ito dyan sa Holo drainage system natin na worth around 250 million. Around 2 kilometers ito na napakalaking mga box culvert na pagdadaanan ng tubig. Sa kadahilanan, nakaranas ang Hulusulu ng mataas na pagbaha noong taong 2012 sa Bagyong Pablo at Sendong, kung saan mayroon itong 300 hanggang 2,000 biktima. Ito ay nagdulot ng trahedya at pagkalugi sa mga negosyo at malubhang sakit sa mga bata. Ang proyektong drenahe sa probinsya ay nilagakan ng mahigit 150 milyong pisong pondo upang maisaayos ang ragasan ng tubig kung saan nagmumula pa sa itaas na bahagi ng kabundukan. Batay sa kanilang karanasan, ay ayaw na nila itong maulit pang muli. Nangyari noong 2011, if we remember that, February 2011, mayroon to yung mass flooding doon. Kaya nagkaroon ng idea kaagad si RG nung naupo siya. With them, then again, Secretary Sada, yung pinandingan nila ito. With the amount of 208 million, if September may umulan, hopefully, hindi na tayo bumaha. Dahil ang probinsya ng Sulu ay pinapalibutan ng karagatan at hindi maiwasan ang pagkakaroon ng malalakas na alon, ang gobyernong rehiyon ay naglagak ng 10 pangunahing mga shore protection project sa bayan ng Patikul, Haji Panglima Tahil, Luok at iba pang bayan sa Sulu. Mahigit 127 milyong piso ang pondong inilagak rito. Sumatotal,
ang probinsya ng Sulu ay nakatanggap ng mahigit 2 bilyong pisong pondo mula sa national government upang maisagawa at maipatayo ang mga mahalaga at pangunahing proyekto ng probinsya. Ang probinsya ng Sulu ay tuloy-tuloy na makakamit ang pagbabago kung lahat tayo ay magtutulungan at mag-alay ng ating serbisyo upang mapabuti ang pamamahala ng sagayon ay maiangat ang ekonomiya ng ating bayan. Maraming potensyal na maaaring ipamulat at ipagmalaki ang probinsya ng Sulu sa buong bansa at sa buong daigdig. Naririto ang mga mapuputing mga dalampasigan, mayamang likas na yaman mula sa karagatan, mga malagong prutas at gulay dahil sa mayabong nitong lupa at kulturang hinugis na ng kasaysayan. Sa ating pagkakaisa at pangangalaga sa mga infrastrukturang nasimulan, ay matatamasa rin natin ang pangarap nating mapayapang buhay. Ang mga pananaw na nahubog ng matagal na panahon ay dapat maging bukas sa salyo ng pagbabago. Ang mga proyektong ito sa Sulu ay sinusulong upang marating ang matuwid na landas patungong kapayapaan at kaunlaran. Ang mga proyektong ito ay hatid sa inyo ng DPWH, ARMM, On the Road.